pwedeng araw pong bumagsak ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Sandali lang. Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas sa LFA per kilo? Kayong ang kasalukuyan pong average... Paano nila mapabagsak ng 29 or 30 pesos per kilo? Pagbili sa Vietnam is 30 pesos per kilo na. Wala pa yung shipping, handling and everything. So paano nila mapababa ang presyo? Ginigisa tayo sa sariling mantika. Yan po ang style nila ngayon. Kailangan pong maglaan na naman ng bilyong-bilyong piso ang taong bayan sa National Food Authority. Pakinggan lang natin yung salient points ni Ted Pailon kung bakit sabi niya, huwag kayong padalos-dalos dahil baka peke yung sabi niyo na bababa ang presyo ng bigas dahil sa amendment sa Rice Tariffication Law. So, mabuhay ang ating idol, Ted Pailon. Promotor ng panukala. Dahil sa mga kapangyarihan na ito na ibinibigay sa NFA, maaari nang mapanatili ang mas murang presyo ng bigas. Papasukin daw ng NFA ang merkado para magkaroon ng alternatibong murang bigas ang mga komunidad. Pwede nga raw pong bumagsak ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Sandali lang. Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas ang LFA per kilo kayong ang kasalukuyang pong average farm gate price ng palay sa Pilipinas ay 24 pesos and 52 centavos na? Sa ganyang pong presyo ng palay, sa prosesong pagdadaanan nito hanggang sa umabot sa palengke bilang bigas, agad pong doble na ang presyo nito sa 49 pesos per kilo. Okay. So, whatever you do, do it for me. 24 ang farm gate price. Imimiling mo yan, madodoble. Sa magiging 49 ang puhunan ng bigas na bibilhin at i-process ang NFA. So, tama yung tanong, paano nila mapabagsak ng 29 or 30 pesos per kilo? Yeah. Ituloy natin ang paliwanag ni Ted Pailon. Kasalukuyang pong presyo ng pangkaraniwang Vietnam rice ay 540 to 568 US dollars per metric ton o higit na kaagad na 30 pesos per kilo. Hindi pa kasama dyan ang logistics at freight cost. Yung imported naman, dahil yun ang purpose ng amendment ng Rice Tariffication Law, na ang NFA pwedeng mag-import ulit. Eh, ang puhunan palangda, puhunan pagbili sa Vietnam is 30 pesos per kilo na. Wala pa yung shipping, handling and everything. So, paano nila mapababa ang presyo ng bigas? Ituloy natin. Kadepende pa yan sa palitan po ng piso tulyar ang magiging halaga ng importasyon. Eh, mabuti kung lumalakas ang piso. Paano kung kabalintunaan? Paano makapagbebenta ang NFA ng 30 pesos per kilo na bigas? Nangangahulugan, naduduguin na naman ang gobyerno sa subsidiyang ibibigay sa NFA. Yun. Mapababa lang nila ang presyo ng bigas. Magkuha sila sa pera ng taong bayan. Sa ating mga buwis. So, parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Yan po ang style nila ngayon. Para lang babango sila o kaya maalis yung pagkadismaya ng taong bayan na bakit ang presyo ng bigas patas ng patas, hindi nila mapababa, hindi nila matupad yung pangako nila na 20 pesos per kilo ang bigas. Ito na ang kanilang style. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Tuloy. Na kailangan pong maglaan na naman ng bilyong-bilyong piso ang taong bayan sa National Food Authority. Ang NFA na mula noon hanggang ngayon ay
nababahiran pa rin ng korupsyon. Okay. Kailan ba? Early this year? Yung NFA, nagbenta ng 75,000 sacks of rice. Pinalabas, nabubulok na daw. Ibinenta ng napakamura, I think 25 pesos per kilo of rice. Pera natin yun. Tapos ibinenta sa mga traders, walang bidding. Inirisak lang. Tapos ibinenta sa merkado, tig 50 pataas. So, sinong kumita? Yan po. Mula noon hanggang ngayon, ang NFA is nandyan palagi ang korupsyon. Tapos, bibigyan na naman ng kapangyarihan ng Kongreso ang NFA, mag-import. Bibigyan natin ng billion-billion pundo ang NFA. Nako, lalong maghihirap ang taong bayan. Tuloy. Saan na naman tayo kukuha ng pera para sa pang-abono sa NFA? Sadya nga pong hindi matutupad ang ipinangako noon ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos na halaga ng bigas. Pati na po ang ipinapangako ngayon ng ilang congressman na 30 pesos per kilo na bigas ay hindi rin matutupad hanggat hindi mag-aabono ang taong bayan sa gagastahin ng isang ahensya na nalugmok sa kumunoy ng napakalaking utang at katiwalian. Nagiging padalos-dalos na naman ang ating mga mambabata sa panukalang ito. Ito nga po'y naaprubahan na kaagad sa Kamara de Representante sa huling pagbasa ngayong linggo lamang. Kung ang pangunahin pong agenda ay pababain ang presyo ng bigas, ang unang agenda ay pababain ang cost of production nito. At hanggat kulang po ang lokal na supply ng palay, magiging mataas ang presyo ng bigas. At habang hindi napupunan ng lokal na produksyon, abay walang ibang mapagkukunan po ng kanin ang mga Pilipino, kundi ang importasyon. Samantala, hindi rin po matitigil ang korupsyon sa NFA hanggat walang nakukulong. Paiba-iba lang ng administrasyon at paiba-iba lang ng mga pinuno ang ahensya, pero ang korupsyon nakaugat pa rin. Okay, so I totally agree, no? Totally agree yung pananaw ni Ted Pailon na ang korupsyon sa NFA nandyan pa rin. Ano nang resulta sa ombudsman? Hanggang ngayon wala pa. Yung NFA administrator na siniba plus mga regional managers ng NFA, sana masampilan. At tama na, sobra na yung ganyang panluloko. Senator Villar nagsabi, mulat sa bol, talagang talamat ang korupsyon sa NFA. Tapos ngayon, bibigyan na naman natin sila ng billions of... Sabi ng NEDA, halos 1 billion per month daw ang kakailangan ng subsidy ng gobyerno para mapababa nila ang presyo ng bigas. Ito ba? 30 pesos ang puhunan ng imported rice. So, paano ngayon yun? So, wala. Talagang ginigisa tayo ng ating sariling mantika.